Paano napigilan ng isang spy ang World War III? 1985 Moscow, isang lalaki ang tumatakbo patungo sa isang gubat sa bayan ng Vyborg. Habang tumatakbo, panay ang tingin niya sa kanyang likuran. Halatang nagmamadali siya at kabado. Hindi siya sigurado kung nasundan ba siya ng mga kalaban. Maya-maya pa ay may nakita siyang isang kanal sa kalagitnaan ng gubat at agad siyang nagtago dito. Sino ang lalaking ito at bakit siya nagtatago? Siya si Oleg Gordievsky, ang spy na pumigil sa World War III. Ipinanganak si Oleg Gordievsky noong October 10, 1939 sa Moscow, Russia. Lumaki siya sa isang pamilya ng mga KGB. Ang KGB ang pangunahing Foreign Intelligence at Security Agency ng Soviet Union. Ang Soviet Union ang pagkakaisa ng iba't ibang Soviet Republic sa Northern Eurasia taong 1945 nang matapos ang World War II. Dahil sa panandaliang pagsasanib-puwersa ng USSR, Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa, natalo nila ang Nazi Germany, ang pangunahing kalaban sa gera na pinamumunuan ni Adolf Hitler. Pero ang katapusan ng digmaan ang naging hudyat ng bagong hidwaan. Taong 1947 nang magsimula ang Cold War. Ito ay dahil sa pagkakaiba ng ideologies ng dalawang grupong dati magkaalyado. Ipinaglalaban ng USSR ang komunismo, politikal na sistema na naglalayong magkaroon ng isang classless society kung saan pagmamayari ng publiko ang mga kalakal at resources ng isang bansa. Sa kabila naman, kapitalismo at demokrasya ang itinataguyod ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Nais nila magkaroon ng isang economic system kung saan pwede magmay-ari ang mga pribadong individual ng mga kalakal at resources. Sa panahong iyon, nahati ang Europa sa dalawang magkaibang grupo, ang Eastern Europe na pinamumunuan ng USSR at ang Western Europe na pinamumunuan ng Estados Unidos at ang mga kasamahan nitong First World Nations mula sa West. Bilang anak ng mag-asawang KGB officers, lumaki si Oleg ayon sa mga paniniwala ng KGB at Soviet Union. Pero hindi siya katulad ng iba na tango lang ng tango sa mga ideolohiya at kilos ng KGB. Marami siyang tanong at isang mausisang mamamayan. Nag-aral si Oleg Gordievsky sa pinaka-prestigyosong paaralan sa Moscow, ang Moscow State University. Doon ay nakilala niya si Standa Kaplan, isa sa pinakamahalagang karakter sa istoryang ito. Pareho sila ng pananaw, tapat sila sa Soviet Union, pero hindi sa lahat ng bagay sumasang-ayon sila dito. Gabi-gabi ay nag-uusap sila sa mga kamalian ng Soviet Union at kung paano nila ito maayos. Isa pang nakapagdismaya kay Oleg ay noong makita ang tinatayong Berlin Wall ng USSR. Ang Berlin Wall ang nagsisilbing bakod na naghihiwalay sa East Europe mula sa West Europe. Pero iba ang nakikita ni Oleg rito. Para sa kanya, ang Berlin Wall ay isang kulungan. Sa mga panahong iyon, marami sa mga kababayan ni Oleg ang tumawid sa kabila at nagtayo ng bakod ang Soviet Union para mapigilan ang iba pang nagpaplanong lumipat sa grupo ng mga kapitalista at Democrats. May mga problema man sa pamamalakad ng Soviet Union, hindi ito nakapigil kay Oleg na pumasok sa KGB. Nag-aral siya sa Elite Red Banner Training School, kung saan doon niya natutunan ang iba't ibang kaalaman na dapat malaman ng isang KGB spy. Ilan sa mga ito ang dead drops, coding, signal sites, surveillance at syempre evasion o dry cleaning. Ang evasion o dry cleaning ay ang pagtakas mula sa mga kalabang nagsusubaybay at sumusunod sa iyo. Sa aspetong ito, pinakamagaling si Oleg at malalaman niyo yan mamaya. Ang unang assignment niya ay sa Directorate S ng KGB sa Moscow. Simple lang ang trabaho niya sa KGB. Ito ang paggawa ng mga false identities at backgrounds para sa mga spy nilang nakakalat sa iba't ibang parte ng mundo. May dalawang klase ng spy ang KGB. Ito ang legals at illegals. Ang mga legals ay mga KGB officers na nakapwesto sa ibang bansa bilang mga politiko at diplomats. Habang ang mga illegals naman ay mga sibilyan na pinapapunta sa iba't ibang bansa para doon manirahan. Ang tinatrabaho ni Oleg ay ang peking buhay ng mga illegals. Magkaiba man ang kanilang designation, iisa lang ang misyon ng mga spy na ito. Yun ay ang pagtitipon ng mga mahahalagang impormasyon na pwedeng gamitin ng KGB laban sa kanilang mga kalaban sa hinaharap. Noong 1967, binigyan si Oleg Gordievsky ng kanyang pinakaunang foreign assignment bilang isang Russian diplomat sa Consulate Department sa Copenhagen, Denmark. Pero bilang isang KGB spy, ang kanyang pangunahing misyon ay ang pagkalap ng mahahalagang impormasyon na magagamit ng Soviet. Subalit, dito din namulat ang mga mata ni Oleg. Sa Copenhagen, malaya siyang magbasa, makinig sa mga gusto niyang classical music at manirahan bilang isang malayang mamamayan.
ito ay mga bagay na hindi niya pwedeng gawin sa ilalim ng Soviet Union. Gayunpaman, sinubukan pa rin ni Oleg na manatiling tapat sa kanyang inang bayan. Pero lahat ng iyon ay nagiba noong 1968. Ang Prague Spring Reform Movement ay isang liberalizing movement sa pamumuno ni Alexander Dubček na naglalayong mabigyan ng karagdagang karapatan ang mga mamamayan ng Czechoslovak Socialist Republic, isa sa mga miyembro ng Soviet Union. Nagustuhan ito ng ilan sa mga Russian diplomats na namumuhay sa Denmark at isa na doon si Oleg Gordievsky. Sa isip ni Oleg, iyon ang bagong bersyon ng komunismo na kailangan nilang sundin para sa hinaharap. Pero iba ang nakikita ng Soviet Union at KGB sa reformang ito. Ito ay hindi ayon sa kanilang ideya ng komunismo at noong 1968, sinugot ng Soviet Union ang Czechoslovakia upang pigilan at wasakin ang Prague Spring Movement. Ito ang panghuling pangyayari na siyang nagtulak kay Oleg na kalabanin ng bansang nagsilang at nagpalaki sa kanya. Noong araw na iyon, tumawag siya sa kanyang asawa para maglabas ng sama ng loob sa ginawa ng Soviet Union. Ginawa niya iyon kahit alam niyang posibleng mayroong mga Western intelligence na nakikinig. Sa loob-loob niya, parang gusto niya marinig siya ng kalabang intelligence na hindi na siya sang-ayon sa mga programa ng Soviet Union na pwede nilang i-recruit si Oleg Gordievsky bilang isang double agent. Sa kasamaang palad, hindi nila ito narinig. Noong 1969, ang matalik na kaibigan ni Oleg Gordievsky na si Standa Kaplan ay lumabas ng Soviet Union at lumipat sa London para tumulong sa MI6. Tulad niya ay hindi rin nagustuhan ni Kaplan ang pagpigil ng USSR sa Czech Reform Movement. Pero bago natin i-discuss ang kahalagahan nito, sagutin muna natin kung ano nga ba ang MI6. Ang MI6 ang pangunahing foreign intelligence ng United Kingdom. Sila ang counterpart ng KGB sa USSR. Isa sa mga unang tanong ng MI6 kay Standa ay kung mayroon ba siyang kilala mula sa Soviet Union o sa KGB na hindi na sang-ayon sa kanilang mga kilos. Isang tao lang ang naisip niya. At ang taong yon ay walang iba kundi si Oleg Gordievsky. Yun ang unang pagkakataon na narinig ng British intelligence ang pangalang Oleg Gordievsky. Pinabalik si Oleg ng KGB sa Moscow at nanatili doon ng 3 taon. Noong 1972, na-assign siya sa London at ito na ang pinakahihintay ng MI6. Pero paano nalapitan ng MI6 si Oleg nang hindi napapansin ng KGB? Isa sa mga hobbies ni Oleg ay ang paglalaro ng tennis. Dito nila napuntahan si Oleg upang i-recruit. Hindi naging madali ang pag-recruit kay Oleg pero dinagtagal ay pumayag din siya magtrabaho para sa MI6. Isa sa mga ginawa niya para sa MI6 ay ang pagpasa ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga plano ng KGB at Soviet Union. Madali lang itong nagawa ni Oleg dahil naka-assign siya sa Soviet Embassy. Sa mga panahong iyon, nakalagay sa isang microfilm ang mga impormasyon na ito. Nilalabas ito ni Oleg sa embassy, ipapasa sa isang MI6 agent at agad na ilalagay sa isang device na siyang kumukopya sa mga laman ng microfilm. Pagkatapos ay ibibigay ito ulit kay Oleg upang ibalik sa embassy. Isa sa mga mahahalagang impormasyon na naipasa ni Oleg ay ang mga pangalan ng mga spy ng Soviet Union na naninirahan sa London. Malaki ang naging importansya nito lalo na't nalaman ng MI6 na marami sa malalaking politiko sa London ay spy pala ng KGB. Once a month, nagkikita si Oleg Gordievsky at ang kanyang mga MI6 handlers sa isang rented apartment sa Bayswater, London. Upang hindi maghinala ang KGB kay Oleg, binibigyan siya ng mga kaunting impormasyon na pwede niyang i-report sa KGB. Ang mga impormasyon na ito ay hindi masyado mahalaga para sa MI6. Pwede itong gamitin para sa kaligtasan ng double agent at dahil na rin dito ay na-promote si Oleg bilang isang high-ranking officer ng KGB at nagamit niya ito upang ma-access sa mga mas mahalagang impormasyong tungkol sa KGB. Habang tumatagal, pataas ng pataas ang tensyon ng magkabilang grupo sa Cold War. Sa mga panahong iyon, kumbinsido ang Soviet Union na magkakaroon ng nuclear war at uunahin silang atakihin ng USA. Dahil din ito sa isang speech ng presidente ng USA na si Ronald Reagan kung saan tinawag niya ang Soviet Union na Evil Empire. Nagiging paranoid na ang Soviet Union sa mga panahong iyon, kaya nagpadala sila ng maraming spy sa mga kalabang bansa. Inatasan ng mga spy na alamin kung nagpaplano ang kabilang grupo ng nuclear war kontra sa Soviet Union. Tinawag nila itong Operation Ryan. Pero sa totoo, hindi din gusto ng kabilang grupo na magkaroon ng piskal na digmaan. Dito pumasok sa eksena si Oleg Gordievsky. Sinabi niya sa kanyang mga MI6 handlers ang mga plano ng Soviet Union at ang pag-iisip nito. Nakarating ito kay Prime Minister Margaret Thatcher na agad namang ipinasa kay President Ronald Reagan.
Dito na nagsimulang bumaba ang tensyon ng magkabilang grupo at ito ang naging hudyat ng katapusan ng Cold War. Dahil sa impormasyon na pinasa ni Oleg, nailigtas niya ang buong mundo mula sa isang nuclear war. Sa mga panahong iyon, magkaalyado ang MI6 at ang mga pangunahing Foreign Intelligence and Security ng Estados Unidos, ang CIA. Nagpapasahan sila ng intelligence laban sa Soviet Union. Pero dahil sobrang delikado ng ginagawa ni Oleg para sa MI6, hindi nila sinasabi sa CIA kung sino ang source nila mula sa KGB. Hindi ito nagustuhan ng CIA, kaya lingid sa kaalaman ng MI6, gumawa ang CIA ng sarili nilang investigasyon para malaman kung sino ang source na nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon sa kanila. At dito na nagsimula ang malaking problema ni Oleg. Ang Chief Counterintelligence ng CIA na si Aldrich Ames ay ang inatasan ng Estados Unidos upang mamuno sa pag-trace kung sino ang source ng MI6. Ang hindi nila alam ay isa palang KGB spy si Ames. Gamit ang elimination process, na-realize ni Ames na ang source ng MI6 dapat ay isang high-ranking KGB officer na nasa London. Dahil sa mga klase ng impormasyon na kayang ibigay nito, napagtanto niya na si Oleg Gordievsky ang pwedeng maging source ng MI6 dahil kakapromote lang nito as high-ranking officer ng KGB.